give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Hello brothers and sisters in treasure hunting. Kumusta kayong lahat ngayon? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo palagi. To God the glory and to us the fortune. At ako'y mag-shout out muna sa lahat ng aking avid followers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana ay nasa mabuting pangangatawan kayo din guys. At sa ating mga OFWs, Filipino contract workers working hard right there and abroad just to earn money for the family. Kumusta kayong lahat? Also, I wish that you're in the best of your health, sound mind and sound body. Because we know that health is our only wealth. At tayo na ngayon magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Ano nga ba ang kahulugan ng treasure marker na ito? Ating tunghayan sa video ito. Okay mga katiyats, ito yung pictures na padala sa atin ng ating kaibigan ng kanilang treasure site. At makikita natin dito na napakaraming mga bato na mayroong mga marka. At karamihan dito ay magaganda ang itsura. Pwedeng mga takip lamang ito sa treasures. Kaya ating tingnan ang iba pang pictures na mayroong mga marka. Ito ay parte ng puzzle sa buong area. Pag hindi ito natin mapagtagpi-tagpi or hindi natin mabuo ang puzzle ay talagang hindi natin matagpuan ang item. Well, ito ay direksyon ito guys. Tingnan nyo lang ang dulo nito kung saan yan pupunta. Doon at dito, baka mayroong tinuturo siya na isa pang bato na may sign. Yan ay direksyon. Malayo yan. Nasa 10 to 20 meters. So, 10 to 20 meters. Mahaba kasi yan na linya. Meaning, medyo malayo-layo ang itong item. Okay, at kung ito naman yung sinabi na mukha na sad face, yung malungkot kasi yung bibig na gaganyan. Okay, kung ito yung sad face, kung meron man itong mata dito, kung halimbawa ito yung mata at ito yung sad face, yung arko na nagaganyan, itong ganyan na sign, itong bibig niya, yan ay simbolo ng treasure under. Example, ito yung sad face, ganyan, mayroong mata. Itong bibig niya na naka-arko na gaganyan, yan ay treasure under na symbol or treasure in front. At ang paghanap ng treasure dyan ay dito lang sa harapan. It's mag-umpisa sa baba niya hanggang 3 meters lamang. To 0 to 3 meters ang paghukay sa harapan niyang sad face na yan na marker. Pero kung hindi ito yung sad face, meaning to say ay baliktaran ang paghanap ng iba pang treasure symbol. Okay, so punta tayo sa ibang picture. Ito naman ay simpleng dot, item, linya. Yan ay number 7 yan na nakatagilid. Mahaba ito na part. Kaya ito yung nagtuturo papunta doon. So i-check nyo guys. Sa unahan yan, 5 meters, 5 or 7 meters. Pagka mayroong bato doon na mayroong marka, doon kayo maghukay. Sa tinuturo niyan, kung mayroong bato na malaki, tapos kakaiba ang itsura, doon kayo maghukay. Example, ito, yung bato na tinuturo niya, tapos ito yung bato na nandito yung marker, tapos tinuturo yan. Ang paghukay ay sa front lamang ng bato, which is nakaharap siya dito. Okay, so another treasure picture marker. Ito, maganda ito guys. Ito ay sagradong dahon yan sa Japanese. Palagi ko ito nakita sa bundok, itong dahon na mahaba. Sinesearch ko ito sa internet kung anong kahulugan ng dahon sa Japanese.
yun daw ay ginagamit sa ritual ng mga priest na itong pampaswerte. Sa iba naman na treasure book, ang dahon daw ay poison kasi yun ay herb. Pero sa isang article na nabasa ko, yan ay gamit ng mga Buddhist ang dahon na paswerte. Kung sila ay maghukay, lalagyan nila ng ganyan na dahon, yung kahoy na yan, which means sagrado sa kanila. Ngayon, ito ay sa treasure marker, ang dahon ay pointer. Kung nakikita nyo guys, mayroong dalawang butas dito. At kung isa lang yan, halimbawa, itong isa hindi yan butas, ito kasi ay malalim, kaya ito ang sigurado. At kung nandito ang butas, di ba sinabi ko na sa inyo guys na kung ganyan, linya na may butas, ang pointer ay papunta doon. At kahit nagaganyan yan, tapos may linya na nagaganyan, vertical, ganun pa rin, ang direksyon ay papunta pa rin dito. Kaya ito, imagine natin na yung dahon ay linya yan, nagaganyan, meaning to say ang punteriya o direksyon ay papunta sa west or kaliwa. Kaya ito ay treasure pointer yan. Yan ay parang arrow na gaganyan na papunta siya doon kasi nandito ang dot. Kaya yan ay mahaba na dahon. Sa tingin ko nasa 20. Umpisa yan sa 20 to 30 meters. So check nyo guys, 20 to 30. Kasi mahaba yan na linya, so medyo malayo ang tinuturo niya. 20 to 30 meters, kunin nyo lang ang kung saan nakatarget yan, i-align nyo sa inyong paningin. Or lagyan nyo ng nylon or straw or lubid ang gilid ng bato na yan. I-align nyo dyan sa dahon. At kung saan yung 20 to 30 meters or kung mayroong bato yan nakaharap, na kakaiba ang itsura, doon kayo din makukay. Okay, at puntahan pa natin ang iba pang magagandang treasure marker. Okay, mga katiets, ito yung kanyang treasure site map at ating itong i-remap kung saan pwede mahanap ang item. Well, sa nakita ko dito, itong tinatawag nila na shipwreck marker, hindi naman yan ship. Sa tingin ko, yan ay mushroom. Kaya tinawag ko ito na mushroom kasi parang siyang may ulo dito. And then meron siyang liig. At may nakita ako dito guys na parang mata dito. Ang mata na yan ay napaka-importante niyan. Pwedeng nakatingin yan na mata dito sa itong sad face. Okay, at kung ganyan ang nangyari na nakatingin yan na mata sa sad face, yan ay cyclope. Isang mata lang yan. At kung tinuturo ay itong sad stone face, well, sa baba nitong letter C, kayo maghukay guys. Sa harap. Okay, sa harap ng parang C na sad face niya. Dito kayo sa harap mismo. 0 to 3 meters, pa ganyan. Paoblong ang hukay, 0 to 3 meters. So hanggang 3 meters sa harap niya. Kung yan ang tinitingnan nitong cyclope eye sa mushroom dito. Ngayon, kung itong cyclope eye ay medyo nakatingin dito sa hiliran ng mga bato, yung hiliran ng bato ay meron yan kahulugan. Kunin lang yan ang straight niyan na linya at parang ano yan, yung balimbing yan. Dalawahan ang direksyon nito. Pwede ang direksyon niyan ay pwedeng papunta siya sa west, papunta siya dito. At pwede rin siya pabalik dito. Ngayon, ang tinuturo nito guys ay dito sa may, okay, itong portion dito ng mushroom, okay? Kaya itong mushroom, ito ang ating pinaka-center point or ito yung main event. Ang treasure sa paningin ko ay nasa paligid lang nito.
Okay, ang ating gawin dyan ay ating lagyan niya ng direksyon ng kompas. Ang palibot niyan 10 meters circumference. So 10 meters ito guys. Ipalibutan natin yan 10 meters, and then kunin natin ang direksyon ng kompas. Halimbawa ganyan, nag-cross ang kompas, ito ay south, west and east. Okay, at dito tayo sa mga direksyon ng kompas. Example, kung ang linya na tinuturo ng bato ay dito sa north, okay, pwede tayo dyan maghukay. And then kung dito na may tumatama sa east, dito tayo maghukay. Kung saan yan tumatama or dito ba siya tumama sa south na linya, pwedeng dyan. Or pwedeng sa likod mismo ng bato, kung dyan tumama ang straight niyan, duda ako sa isang bato sa likod niya kung anong ginagawa nito. I-check nyo yan guys. Baka takip lamang yan. Tanggalin nyo yung bato tapos tingnan nyo ang baba nito. Hukayin nyo. Okay, at ano ba bang merong treasure spot dito? Itong portion dito guys ay ito yata yung dahon na sinasabi ko. Okay, at kung ang dahon ay papunta doon, i-check nyo dyan sa layo na malayo yan, nasa umpisa kayo dyan, sabihin lang natin medyo malapit 10 to 20 meters ang pag-search nyo papunta doon. Pwede rin baliktaran yan, pwede rin papunta rito. I-search nyo rin sa area dito kung anong merong mga treasure marker. Okay, pero ang number one sa akin na spot sa paghanap ay itong dito talaga guys, sa palibot ng mushroom rock at itong sad face. So isa at dalawa ang aking puntirya dyan. At itong nakahiliran na bato, meron yan isang bato rito na mayroong dalawang hole. Hindi ko yun nakita kanina. Atin balikan yun mamaya. Baka mayroong treasure sa banda rito. Okay, so puntahan natin itong... Ay, ito pala yun. Ito yun guys, ang sinasabi ko. Ito yung nakahilira na bato, kung saan ay nakaharap yan doon sa, naka-align doon sa mushroom rock. At ito ay straight na nakahilira sila na ganyan. At papunta yan doon sa mushroom rock, yung bato na parang may ganyan. Ayan. At parang may mata dyan. Okay, ito ang sinasabi ko guys, ito. Ayan. Yan kasi ay may linya yan papunta doon. Kaya tingnan nyo ito guys, itong letter B na may mahabang linya na kaganyan. Okay, 5 meters lang yan. Sabi dito ay may item, merong item sa 5 meters at sundan lang itong linya dito. Ito guys, balik tayo. Itong V na ito ay meron siyang kabilang pakpak na mahaba. Ganyan yan guys, oh. Tapos mahaba din na linya. Yan ang sundin nyo papunta doon in 5 meters. So pagpunta nyo sa 5 meters, okay. So example, ito yung 5 meters dito. Okay, hukay kayo dyan, test dig ng 2 meters lamang. At kung wala ay dito tayo sa kabila. Itong tinuro niya dito, 5 meters din dito guys. At baka naka-align yan sa bato na ito. Yang 5 meters dito, kung yan ay naka-align sa bato, tumpak. Eksakto, jackpot tayo. Kasi ang linya ng bato na ito ay dalawahan ang direksyon niya. Isa yung nagturo papunta sa mushroom dito, at isa ang nagturo papunta sa itong tinuturo ng B. Kasi yung B na yan,
pwedeng ito ang pointer, itong mahaba. Pwede rin itong maiksi. Ganyan, ganyan kasi sila gumagawa ng mga item. Pwede rin sa harapan papunta rito. In 5 meters, guys, tingnan nyo. Sa harap niyan, yung B, 5 meters. Baka sa dulo ng bato na ito, kung mayroong dulo ng bato, ay buksan nyo yung dulo, pinakadulo ng bato, buksan nyo. Kung yun ay 5 meters galing sa B. At kung ang B naman ay nakaharap yan dito sa ito, itong tinatawag ko na mushroom rock na may mata, kung itong B ay nakaharap dyan, at eksaktong 5 meters yan ang distance, well, meaning to say, ang tinuturo niya ay ito talaga na bato. Or example, doon sa kanyang treasure map, tingnan natin dito. Example, kung nandito yung bato na may B, kung nakaharap yan dyan, at eksaktong 5 meters ay nandito, meaning naka-align siya sa east. So, eksakto pa rin. Tumugma pa rin ang ating analysis. Kaya itong pinaka-last na bato dito, kung yan ay straight sa B, at kung yan ay pang-apat pa lamang na meter galing sa B, so ang pang-lima ay nandito, so meaning to say ay malapit lang talaga sa bato na mushroom. Nandito lang yung mushroom rock. Dahil sinabi ko sa inyo kanina na 10 meters diameter lang, nakapalibot lang dyan ang item. Hindi lang natin sure kung nasa south, west, north or east. Okay guys, finally, ito na tayo sa ating main event. Ito ang sinasabi ko sa inyo na Cyclope Eye. Ayan, klarong-klaro yan, naka-engrave yan. Nilulumot nga lang kaya hindi nyo nakita. At ito ay sinadyang kinarb yan. Yan ay mushroom. Okay, pinuruma nila yan para sa pagbalik nila ay hahanapin nila itong para palang ulo ito ng ano, ng reptile, mayroong mata. And then ito ay ilong. Okay, ito nga pala ay reptile talaga. Ayan. At itong ilong na ito ay nakaharap yan doon sa naka-align na bato. Kaya ang naka-align na bato, example, ito yung mga naka-align na bato. Kung yan ay tatama ang kanyang alignment dito sa bandang north, kung atin yan i-cross banda roon, okay, kung dito tumama, lagyan natin ito guys ng direksyon ng compass, sabihin natin ito ay ganyan yan. Okay, so itong banda rito, ito yung sabihin natin na east. Yan ba east or north? North na lang ito. Ito ang west, saka east. Okay, at kung itong bato naka-align ay nagtuturo yan dito, and then tumama yan sa linya ng norte, yan ay gamitan nyo ng compass. Doon kayo magukay. Sasabi ko na kanina ay 10 meters circumference sa palibot na yan, 10 meters yan, 10 meters dito, 10 meters din dito. At ganun din doon sa likod. Kung pwede lang ay hukayin na lang yan ng pabilog. Kaya lang magastusan kayo. Kaya ang ginawa natin ay kunin natin ang linya ng kumpas. At doon tayo sa linya ng kumpas maghukay. Ayan, sa 10 meters. Pwede rin tayo sa kalagitnaan, 5. At pwede rin tayo sa 3. So, 3. Pwede tayo sa 5. Tsaka 10. Or kunin ang gitna nito, 7. Pwede rin gawin natin 3, 5, 7 lamang. So, 7, 5, and 3. Ang mga hukay natin. Para mas malapit lang. Kasi sa palagay ko talaga ay nasa apat na direksyon ang compass. Isa sa direksyon na yan ang kanyang tinuturo. Kaya hanapin nyo guys kung saan nakatingin itong ilong.
or nakapoint ang ilong ito. Kasi ganito yan guys, oh, mata, and then ito iliig to, oh, likod niya. Ito pala ay isang reptile yan. Parang ano siya, yung sisiw. At doon siya nakapoint. Okay, kung anong direksyon yan guys, kung yan ay naka-align sa east, example ay nagkamali tayo ng cross, example ng east natin ay nandito lang pala. Ayan, kung nagaganyan yan. And then kung ito ang east, okay, so nasa east ang item kasi doon siya nakatingin. At yung mga bato, gamitin nyo rin yun. Magsalubong sila ng bato. Saka itong ulo ng sisiw. Okay, kung ito yung mga bato na nag-align, ayan. So, papunta dito at galing sa sisiw, ang kalagitnaan nila. Dito ang hukay. Sa kalagitnaan ng bato at ng sisiw. Kung yan ay magkaharap. Pero kung hindi yan magkaharap, yung bawat na lang dulo ng direksyon ng kompas sa 3, 5, 7 distance lamang. So 3, 5, and 7 papuntang south, 3, 5, 7 din papuntang west, at 3, 5, 7 din papuntang norte, at 3, 5, 7 din papuntang east. Ganyan talaga ang mag-treasure hunt. Ang importante, alam natin ang ating ginagawa. Kisa hukay ng hukay tayo na wala tayo sa linya, wala tayo sa alignment, lalong papalpak tayo at malalayo, maliligaw tayo. Pero kung sumusunod tayo sa alignment ng kompas, kaya nga, mayroong nagsasabi na ang kompas ay true guide to treasure. Totoo yan. Kasi para sa akin, kahit wala akong detector, okay na kung mayroon akong kompas. At marunong tayo magbasa ng mga distances ng mga treasure symbols. Right guys, ako'y magpaalam na. Sana ay may maidagdag ako na idea sa inyong sariling mga idea or approach sa paghukay ng mga Yamashita treasures sa inyong kabundukan. Ang treasure marker na yan ay legit at yan talaga ay ginawa para marker for the treasures. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao for now.